Welcome to another vlog! So ngayon pala, naisipan kong magluto ng lumpiang gulay tsaka ng arroz caldo. So naisip ko din na sabi ko, bakit kaya hindi ko siya i-film? So ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng lumpiang gulay tsaka arroz caldo. So ipapakita ko muna sa inyo yung ingredients ng lumpiang gulay natin. So eto na nga pala guys yung mga ingredients na gagamitin ko dun sa lumpiang gulay. So meron tayong bawang, sibuyas, carrots, eto tofu, pipirituhin ko na lang siya ng sandali lang naman. Tapos yung repolyo, eto pinakulo ko na to, shredded chicken. Eto yung lumpia wrapper na gagamitin natin. Ang ganda ng ano na to, ng brand na to. Lagi ko tong ginagamit. Tapos yung kamote. Tapos, ito yung beans. So, depende sa inyo kung ano pa yung mga ingredients na gusto nyong i-add. Usually, naglalagay din ako ng hipon, ng prawn. Kaso wala ako sa fridge, ito lang yung available na meron ako. Kaya, ito muna yung gagamitin ko. Or yung iba, pag ayaw ng chicken, pwede nyo din gamitin yung pork. So, depende sa inyo kung ano yung mga ingredients na gusto nyo i-add ninyo. Pwede din pag lumpiang toge, yung pwede nyo din isama. So, magiging ano na siya, lumpiang toge. So guys, eto na pala yung mga ingredients natin para sa lumpiang gulay. So nakat ko na sila. So yung pagluluto naman nito is mabilis lang. Basta naka-ready na yung mga ingredients nyo. So guys, sorry na low bat pala yung battery. So kailangan ko mag-change. So after ng chicken, sinunod ko lang yung tofu o yung tokwa. Tapos nilagay ko yung carrots tsaka yung beans. Kung ano yung mas matigas na gulay, so inuna ko lang siya. Kailangan ko ng salt. Pepper. Ayan. Pink pepper. So, ilagay lang natin yung repolyo. Ayan. So, okay na yung repolyo natin. Ia-add ko na yung kamote. Ito. Ayan, ito yung kamote. Mas masarap sa lumpia. Gusto namin yung may kamote. So, ilalagay ko na siya. So, nalagay ko na lahat yung mga ingredients para dun sa lumpia natin. So, titikman ko muna siya kung okay na siya sa timpla. Kung matabang ba siya o sumobra siya sa alat. So, kung mapapansin nyo, hindi ko siya tinakpan. Kasi ayokong mag-moist siya. So, pag nag-moist siya, magiging basa yung gulay natin. So, kailangan ko pa siyang i-drain para pag binalot natin dun sa lumpia wrapper, hindi basa yung lumpia wrapper. Tsaka, pag ganito siya, mas madali siyang balutin. So, guys, tikman natin kung saan kulang yung lumpiang gulay. Pero, medyo mainit lang. Tignan nyo. Tikman natin. Init. Tignan nyo, umuusok pa. Nakikita nyo ba? Ayan, umuusok. Tikman natin kung saan siya kulang.
sabihin nyo kasi luto ko. Hindi. Pero masarap siya. I think wala na siyang kulang. So, mga 2 to 3 minutes pa. Tapos, i-off ko na yung fire. So, luto na siya, guys. I-off ko na lang yung fire. Ayan. I-off lang natin. Tapos, papalamigin lang natin to. Tapos, pwede na natin siyang ibalot sa lumpia wrapper. So, ngayon naman, guys, ang lulutuin naman natin is yung arroz caldo. So, ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients na gagamitin natin today. So, eto na nga pala yung tripe o yung tuwalya ng baka na nabili namin. Malinis na siya. So, pinapakuloan ko na siya ngayon. Nilagyan ko lang siya ng pink Himalayan salt. So, pinakulo ko na siya para malambot na siya, tsaka ready na siya pag lulutuin na yung lugaw. So, sa iba pala, ang tawag nila dito is lugaw, arroz caldo. So, sa Kapampangan naman, ang tawag namin is lelut. So, ang sarap nito. Ito yung napili namin na ilagay dun sa lugaw namin. So, ito na guys yung mga ingredients na kailangan natin para sa arroz caldo. So, meron tayong garlic, ito yung onion, ito yung ginger, tapos ito yung annatto oil. So, ito super dali nitong gawin. So, maglalagay lang kayo ng cooking oil, tapos yung annatto seeds. So, lulutuin nyo lang siya sandali, tapos i-off nyo na yung fire, tapos makakakuha na kayo ng annatto oil. So, makakagawa na kayo ng annatto oil. So, ito, ipa-fry ko to para sa toppings. Tapos, yung gamit ko na rice is yung arborio rice. Ito ang sarap nito sa arroz caldo. Meron tayong salt, pepper. Ito ang sarap nito, yung century egg na bili namin sa Asian shop. Tapos, eto nga pala yung tripe o yung tuwalya ng baka. So, pinakulo ko na to kanina para mabilis na siyang lutuin ngayon. Kasi medyo matagal din magpakulo nito. Tapos, ito yung favorite namin, yung Chinese donut. Ayan. Chinese donut. Mabibili siya sa mga Asian shop. So, ayan yung mga ingredients natin para sa arroz caldo. So, guys, mag-start na tayong magluto. Samahan niyo ko. So, ang una natin ilalagay, syempre yung annatto oil. Ito siya. So, maganda kasi, guys, sa arroz caldo yung may kulay kaysa yung maputla siya. So, pag nakukulangan naman kayo sa kulay, pwede kayong magdagdag ulit. So, mabuti yung wag munang masyado yung marami ilagay kasi baka maging too oily naman siya. Or, pag maputla naman, hindi din maganda. So, tansya-tansya lang naman sa pagluluto. So, guys, lagay muna natin yung ginger, yung garlic, tapos yung onion. So, guys, nilagay ko na yung ginger, garlic, tsaka onion. So, ayan. Spice-satay lang natin siya hanggang mag-golden brown sila. Ang ganda ng color of dahil sa annatto oil. So, usually guys, pag kailangan ko ng hot water, nag-heat na lang ako sa kettle para mainit na siya agad pag nilagay ko siya sa pot. Kaysa yung dito ko pa siya pakukuloin. So, medyo matagal din kasing magpakulo. Kaya, pag sa kettle, agad naman mainit na siya. So, guys, lagay ko lang yung hot water. So, nilagyan ko na pala ito ng patis tsaka pepper. So, mamaya titikman na lang natin siya kung saan pa siya kulang. Tapos, pwede na natin ilagay yung rice. Ayan. Binalawan ko yung rice para mawala yung starch niya. Isang banlaw lang naman ito. So, naglagay ako ng, I think, 2.5 cups dun sa rice. So, guys, nilagay ko na pala yung rice natin. So, nandito na siya. Yan. So, yung gamit kong rice is arborio rice. Arborio rice. So, yung iba, gumagamit ng malagkit rice. I think malagkit yung ginagamit nila. Pero dito, ginagamit ko yung
arborio rice. Ano ba yan? Nabubulol pa ako. Ito siya. So, ayan. Ito yung ginagamit ko dito. Ang sarap nito. So, hindi ko muna nilagay yung tripe, yung tuwalya ng baka. Kasi malambot na yon. Kasi ayoko naman na ma-overcook siya, yung madurog siya. So, nung palang pinakuluan ko yon, nilagyan ko lang siya ng asin. Yun lang. Ang sarap nun. Favorite namin. Ang sarap sa arroz caldo. Nagugutom na ba kayo? Kami, gutom na kami. Ayan siya, guys. Hindi pa siya kumukulo. So, nagdagdag na ako ng tubig kasi mamaya ia-absorb nito ng yung rice, ia-absorb nito yung tubig. So, mamaya, konti na lang yan. So, palalambutin lang natin to. Tapos, yung final na tikim. Tapos, ilalagay na natin yung tuwalya ng baka. Sarap. So, guys, yung Chinese donut pala, cook na siya. Pero, yung oven namin siya ng mga few minutes para uminit siya tsaka maging crunchy. Tapos, ididip mo siya dun sa arroz caldo. Ang sarap. So, guys, sa mga recipe ko pala na to dun sa lumpiang gulay tsaka sa arroz caldo, yung iba sa inyo, iba yung ginagamit. Yung iba, pareho naman sa akin. So, iba-iba naman, especially sa Pinas, yung galing tayo sa iba-ibang lugar. So, iba-ibang ingredients yung ginagamit nila. Pero, for sure naman lahat yun masarap. Tsaka, lagi nyo tatandaan sa kusina nyo, sa kitchen nyo, kayo yung kusinero, kusinera, or kayo yung head chef. So, lagi nyo tatandaan yun. Tsaka sa cooking naman, yun nga lang. Yun, minsan sabi ko nga sa inyo, tadya-tansya, pagkulang, dagdagan. Pero sa akin, mas gusto ko yung nagdadagdag ako. Kasi pag sumobra, for example, maalat or sobrang tamis, medyo mahirap na siyang i-adjust. Kaya, naglalagay ako yung konting salt muna or sugar. Tapos, pagkulang, dinadagdagan ko na lang siya. Tapos, ako pala ay taga Pampanga. Ako ay Kapampangan. Kasi sa amin, yung mga tao sobrang hilig magluto. Ako, super hilig kong magluto. Parang, para sa akin, ano siya, nakaka-relax. Parang, nawawala yung stress ko or yung pagod sa work. Pag nagluto ako, parang, ano, sumasaya ako, tsaka ang saya. Favorite kong magluto. Siyempre, favorite ko din kumain. So, sa Pampanga pala, sa mga Kapampangan, ang tawag sa lugaw, sa arroz caldo is lelut. Ang tawag namin sa Pampanga is lelut. Favorite namin to, especially nung mga bata kami, pag si nani nagluluto siya. Sobrang favorite namin, lalo na yung native na manok. Sobrang sarap nun. So, guys, ilalagay ko na yung tuwalya ng baka. Ito siya. Ayan, malapit na to. So, ipapatong ko muna kayo. Hindi ko alam kung saan ko kayo papatong. Teka lang. So, guys, tikman na natin kung okay na yung lasa ng arroz caldo. Yan siya. Tignan niyo, ganda ng kulay, oh. Ganda ng kulay. Tikman natin siya kung saan siya kulang. Sobrang init nga lang. Siguro dagdagan ko ng konting salt tsaka konting pepper. Tapos maya-maya, pwede na ito i-off ko na siya. Tapos guys, nakalimutan ko palang i-video, i-vlog yung pag-wrap ko nung lumpiang gulay. So, pakita ko sila sa inyo na naka-wrap na ako ng 6 pieces. So, binalot ko na para ready na siya for frying. Ayan, guys. Sorry, nakalimutan ko i-vlog. So, ayan, nag-wrap na ako nung nagbalot na ako nung lumpiang gulay na niluto natin kanina. Tapos, ayan, nagbalot muna ako ng 6 para maluto ko na siya. Para makakain na tayo. Hello, Beth! Tignan mo yung arroz caldo kung saan siya kulang. Kung pasado ba o hindi pasado. Ayan na po, titikman na niya. Saan kulang? Pepper. Ah, konting pepper? Oh, sige. Lagyan natin ng konting pepper. Ayan, pero luto na to. Tapos pala, i-oven lang namin yung Chinese donut.
para uminit lang siya tsaka maging crunchy. Ayan, sarap nito tsaka arroz caldo. So guys, ipa-fry ko na yung lumpiang gulay na binalot natin kanina. So eto na siya. Ayan, pag nagpa-fry kayo, dapat hindi siya overloaded para maganda yung luto ng mga, for example, yung lumpia na inuluto niya. So, lumabas lang ako sandali, kumuha ko ng spring onion galing dun sa likod. So, hindi ko na kayo sinama kasi sobrang dilim na. So, ayan. Guys, the food is cooked. It's finally cooked. So we have the homemade arroz caldo and the lumpiang gulay with chicken. So I'm gonna show you now what's on our table. So guys, there's the arroz caldo with beef tripe, and then partnering with that one, it's best to put the century egg. So you just mix it. We didn't mix it straight to the pot because it might taste funny, so we're just going to mix it with our individual bowls. So so century egg, and then we are gonna put spring onion, chopped spring onion. This is from our backyard, so it's really fresh. And then squeeze it with fresh lemon right there. And then Joyce didn't cook garlic anymore, fried garlic. We just have this from our pantry, leftover garlic. Right there. And then we have the Chinese donut, which we bought at Footscray. It was already made. We just put it in the oven tonight for about 15 minutes, just so it's not so soggy when we eat it. And then lumpiang gulay with chicken right there, and then together with the sausawan, vinegar with soy sauce. So yeah. Let's try the food. So guys, nakaluto na kami. So everything is prepared na. So kakain na kami. So sa Kapampangan pala, ang tawag namin sa kakain na is mangantana. Yun ang tawag namin sa Kapampangan. So, mangantana. So lagi niyong tatandaan, kapag nagluluto kayo, always cook with a happy, tapos yung may pagmamahal. Kaya para mas lalong sumarap yung pagluluto niya. So kain na tayo guys! So guys, ayan ang sitwasyon ng kitchen pagkatapos magluto. Disaster! Ayan! Sobrang daming ligpitin. Oh, tingnan nyo. Tapos yung
stove. Ayan, ganyan siya kadumi. Ayan. Sobrang kalat. Pero guys, kahit na makalat, happy naman ako. Tsaka, ano to, favorite, ano ko to, hobby. Tsaka, sabi ko nga kanina, pag, for example, stress or ang daming iniisip, magluluto lang ako, tapos sumasayan ako. Lalo na pag gusto ni Bebe yung niluto ko. So, nakahappy naman ako. Kaya, yung mga ligpitin na to, baliwala lang. So, guys, i-end ko na pala yung vlog namin today. Kakain lang kami, magpapahinga, tapos magpe-prepare ako ng baon para bukas, kasi may pasok kami bukas. So guys, please like, comment, and subscribe sa channel namin. Or tap the notification bell para notified kayo every time may upload kami. So see you next time guys! Thank you for watching! Bye-bye! So guys, pahabol pala. Please comment down below kung may recipe kayo na gusto nyo na i-feature namin sa vlog namin. Para maipakita namin sa inyo yung way namin how to cook it. Anything, basta bakaya namin, di ba? So comment down below!